Ang magandang balita ayon kay Juan, ika-apat na kabanata. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kaniyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea at kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil sa siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong nakikiinom sa iyo, ikaw ang hihingi sa kanya, at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito, at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok." "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus, "Wala akong asawa." Sagot ng babae, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa." Tugon ni Jesus, "Sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, tila yata isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos?" Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, Ginang. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat yan ang uri ng pagsambang ibig ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay." "Ako nga ang tinutukoy mo. Akong kausap mo ngayon." Sabi ni Jesus. Dumating ang kaniyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, "Ano ang kailangan ninyo?"
wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kaniyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko! Siya na kaya ang Kristo! Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guru, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Eh, hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Kaya alam na naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kaniyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kaniya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kaniyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana na nasa Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan na may anak na lalaking may sakit. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kaniyang mga alipin at sinabing pagaling na ang kaniyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawala ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, gagaling ang inyong anak. Kaya't siya at ang kaniyang buong sambahayan ay nanalig kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling sa Judea. Ikalimang Kabanata. Pagkaraan nito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko.
may isang lalaki doon na 38 taon ang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito. Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Mapunta pa lamang ako ay nauuhulan na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling. Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakit ako. At siya'y tinanong nila, sino nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama at kayo'y mamamangha. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Sa halip, ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paano ang ama ang pinagmumula ng buhay, binigyan din niya ang anak ng ganoong karapatan. Binigyan din ang anak ng kapangyarihang humaton. Yamang siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng masama ay parurusahan. Hindi ako gumagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin ang aking patotoo.
Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo ng Ama. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo kong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong maniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa Ama. Si Moises, na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinapaniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din sana kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Ngunit kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?